ilang hanan o mahilig maon na Diyos amahan na lalay katapusan. Nag-anja ko na ikaw mga pangalamin ka rin ng mga problema ng inyong mga pilong na magdiriyan matuhop ko sa kasigkasin o magdalag kausaban sa kinasuran. Kini mo ang panandoy dino o kini mo ang pag-ampo ng kausaban na hitabo sa kinabuhi sa matag-usa ka namo dino. Pasaluwa kami sa among mga kalapasan, pasaluwa kami sa among mga kasalanan. Kung itugot nila ang Diyos ng inyong pulong, maoy magaligon ka namo, ano makahimo kami sa pagpindod, paliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Salamat mong maong programa, ginoon inyong panaluminan ka rin. Kung na kami nagpasalamat na ikaw mo sa gihapon, ang kagahapon, karin ug sa walay katapusan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, amen. Amen. Praise God, mayong bundag. Diyan po kita mag-aigsulan ng ating turmanon, worship in here. Kini nga programa, di paliwan kini sa Throne of Grace Global Fellowship, umutan sa may Gonzales, Simunog Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Kung nakakaroon bintaga, mga kaigsulan di sa Iligan, now, ako kang hangyoon na makikibalag sa alagad sa Diyos. Alas 9, magsugod ka ng buntag, no? Taman kini sa alas 11. Diya sa may Gonzales Himilo Building 4, Tugod Highway, Ligan City. At man kini sa may ongoing construction sa Robinson. Nakita sa 4th floor, the same building na diabangan sa pag-ibig office mga igsoon. Welcome kay ka, 9 o'clock magsugod ang atong panagtigil, pag-ambahan sa itong buhay na Diyos. Wala kinibila ng religion at ang nag-welcome eh, sa bisan o sa religion na inong dinatuhan. Tungod kay din na naman kita yung common denominator bisan o different numerators. So, hindi din ba lang siyon? Salamat sa Diyos na mitagaan ito kay gayunan na magka-ministeryo sa pilo sa inyo binin sa radio. Kung salamat sa Diyos na kining alagad si inyong alagad, alagad sa Diyos, Pastor Rudy Esic, magapadayon kini sa pagsibla sa pulong sa Diyos, mga igsoon. And bulit magdugay ng kaigsoonan, makasod na po kita mga vitamins. Kining vitamins, mga kaigsoonan, ditawag kini o 27 ingredients na vitamins na makadevelop sa brain sa mga bata. Nakasold kita ni Lili o mga unong kakartin kami ato after sindong typhoon. O nakita na ko ang development sa mga bata. Daghan kanila mga overall na sa eskulahan. Glory to God. I believe na dunay dakong kalabutan ang gitalag o nutritious food na ato isold sa mga bata. So magpasalamat kita na ang Diyos mga kaigsunan mo ulit. At yung giampo din si Ginoo, kung nag-ampo na din naging supply mga para ang mga bata matabangan sa ilang health, mga igsoon. So, mukha na nga nag-ampo kong vitamins. Ang naghatag ka niya, tumulog ka, tumulog si Pastor Robert Kunka. Ngayon na ka itong pinalit, mga kaigsoonan. No? Pinalit niya dito sa Australia na dapat, o di padala sa iya. O karun, kaya wakman tayo sama kami ng collections, so, nahuhuli ang ating paghatag sa mga vitamins. O, unta, mga kaigsunan. Muna may nag-serve ng vitamins kami at ito, mga kaigsunan. Di asang siya, di pwede yung nabay. Di pagdating sa mga bata. Pero kaya kung yung vitamins, kinahanglan langit niya, langit siya bilka, na magluto niya. Ang vitamins, mga kaigsunan, ano yung disagulan o condensed milk. No, condensed milk or tulok sa libre. Hindi tayo naman tulok sa libre din sugar. Gamay na sugar. So, kung walang tuno, walang condensed milk ang among ginabutan mga kaigsoonan. O ganahan kayo mga bata, magbalik-balik pa. Nga naman, tingod kayo, may angay sila. O daghan pa ang ginabutan natin ni Ana na ang angay ito ang tanuan. No? Kaya kinahan lang din kung nutuhin mo tanong vitamins, ang mga bata, di ka ganahan, wala maanad. Wala maanad sa alami na iya sa vitamins. So, di na kita nagtitawag o the additives na bibitan na ito aron ang mga bata ganahan. Well, salamat sa Diyos. Matulang po. Nga nangyong tuliga. O,
next year na. Well, nga din na kita yung mga vitamins. Praise the Lord. At tingali, naminaw ka kanako, naminaw ang CBS sa radyo, din na kayo access sa mga vitamins, mga kaigsunan, ako ka nangyayon na provide kami. Kung di na kayo ikasupply, kayo magpadayon ang ating pag-atuman sa mga bata, kami hindi na nakita yung 19 feeding centers in different places in Iligan City. Ha? Naghindi nila ang mga bata kami abto na laga atin sa feeding. Karin, sila na ang nag-handle. Sila na ang nag-handle sa feeding program, mga kaigsunan. And we are aiming for 25 feeding centers na mag-build up, mga kaigsunan. No? Mag-build up 25 feeding centers. And this coming December, may 1,000 disciples, ang tawag na tiyan ng disciples, para mag-ibaba sa una-una sa mga bata, mag-leading up sila, o parang disciples of Christ, diba? So, doon ang spiritual implication na ini, na magagudulip sa ila, muna natin itawag sila, of 1,000 disciples by the end of this year. So, praise the Lord na makagabir kita nga na matulian po, mga kaigsunan. Now, ngayon, pasalamat kita sa mga kids teachers. Voluntary sila, mga kaigsunan. O sila pagayod ang maningkamot na makabatong o pagkaon na ikaserve nagto sa mga bata. Ako nagatuloy, mga kaigsunan, kung di pa kini lihok sa Espiritu Santo, di pa kini gudma nga gibukbo sa Diyos sa ilang kasing-kasing, dumigid sila mag-antos na para niini. Pero praise the Lord, nakita nila din sa paghigudma ni Kristo ang mga bata. Panahon na din pa siya sa kalibutan. Giyosa sa paghigugma sa Diyos. Ngayon si Kristo Jesus, mga kaigsunan, kung di pa kain niyo, now if you feed these little ones of my brethren, ha? Mga maligsunan, talag ni Kristo, ano? Mga maligsunan, mga gagmay. Ha? Kung di niyo hindi pa kain ang mga gagmay na sama niini sa akong mga maligsunan, hindi kung di pa kain. So, mga kaigsunan, praise God, nakapaambit na kita para sa mga nanginahanglan, mga bata. So, praise the Lord na makita natin kausa na sa gitawag o Bless Iligan Movement. Bless Iligan Movement. This is gitabangan kini, mga kaigsunan, sa mga teachers na gitawag o the Trail of Grace Kingdom Movers. The Trail of Grace Kingdom Movers. The GGF Kingdom Movers. Makita, mga kaigsunan, mga Kingdom Movers. Ang ato, the Religion Movers. Kundi kingdom movers. Na naman, ang kingdom ang edukasyon ng kumpos o buong religions. Mula na ringan si Satanas na ito kang Kristo, kung baydaan ka sa kuha mo, silinda ka, mulugod ka, ako rin ihatag ng dinarian ka rin mo. Kung sa nag-i-offer ni Satanas na ito kang Christ, may tingin sa dinarian, na ang dinarian na kaigsunan, iyaman ka na sa Diyos. Busa ang kingdom movers, mga kaigsunan, mo kami ang mga magtutudlo na magdala, hallelujah, sa mga bata pagpaduol ngadto sa Ginoo. Praise the Lord. So, mukil mga kaigsunan ang atong mga tumong, ha? To bring the kingdom of God into the hearts of the children. Not religion, not really a religion, but the kingdom of God. Magbabasa ko sa balaan ng pili sa Diyos, mga dito sa dili sa Timoteo 3:15-16, nag-inombre, the Holy Scriptures are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Praise God. Ang Ginoo magpanalangin sa mga pulong. The purpose of the Word of God. Una sa man ang katuluan sa pulong sa Diyos. Magtagpagin sa balaan kasulatan na ang kasulatan, ano kasulatan? Biblia. Ginihaya sa Diyos. Ha? God breath. Sa tita, this is the breath of the Spirit of God. Ginihaya. It is useful for teaching. That's number one. Gamitin eh, sa pagtudlo. Igal ato ng mga government officials, malagsoon, dapat digamit ng kasulatan. Because
all the scriptures is very useful. All the scripture is very useful for teaching. Dali, mga kaisyon, hindi naman kini church na mugmang kung magtudlo ang mga pastor o mga pare magwali sa empleyado sa gobyerno. Dili kini church mugmang. Kundi, usa kini ka pagtuo inilay sa atong preambul sa 1987 Philippine Constitution. Ngayon nga mga kaisyonan na we the sovereign people of God. Now we the sovereign people, Filipino people, bino na imploring the aid of the Almighty God. Sa ito pa, tinimpoyambol mo kung ang business sa talaw na balaod na gihin mo sa Pilipinas. Na ang Diyos appeal ni Ama. Sa ito pa, kung appeal ang Diyos, di na ito masiparit ang Diyos o ang gobyerno. Ang church will be the church and the state. Pero ang Diyos o ang gobyerno hindi masipari. Tuwing kinaan na sa ating preambul. Na kung hindi na ito naman sipari ang magkaisunan, di kinahan lang di ay na doon ay pagtudlo sa talang mga government employees. Man tungod sa scripture. Because the scripture is God-breathed and it's useful for teaching. Next, rebuking. Wow! Ang pinin sa Diyos may rebuke mabagyong mga kaisunan. And next, ganyan din eh, rebuking, sunod is correcting and training in righteousness. Praise God. So, mo kinin mga kaisunan na, ako nabasa sa Facebook, ina niya nga, the problem is not guns. Nada niya, yung sulat dito sa Facebook, ako nabasa, the problem is not guns, but a heart without God and a home without discipline. Talawa din, yung training in righteousness. Sa ito pa, ma-impose ang disiplina, pinaagin sa puno mo sa Diyos. Mga kaigsulan. Doon sa sakto siguro na nagisulat, doon sa Facebook. Yung mga na, the problem is not guns, but a heart without God and a home without discipline. O sa kapanimalay na walay disiplina, ugmo ka na ang inundang nganong daghang street children, nganong daghang ang bitawag o kalusod ba? Nagsanot o kahalim ang kalusod. Pero kay naanag na ang mga bata na wala yung trabaho, hangtong nagdagko na sila, di na walay proper na trabaho nila wala. Kung hindi, muna lamang ang ilang nakatilang trabaho sa gagmay pa sila. Muna nga, nagpadayon ang ilang practice sa ilang kinabuhi. Eh, in fact, hindi maayo. Well, hindi maayo. Busa, mga kaigsunan, atong i-adapt kinagitudlo sa atong ginoong Heso Kristo. Na ang punong si Diyos may gamitin ito pagkuri. Ang punong si Diyos may gamitin ito sa pag-training. And then, ang punong si Diyos mo itong gamitin sa teaching and rebuking. Tungod kay the Word of God has the anointing and the power to break the bondage of the enemy. Ang sabay kaaway na di ka problemahan mo, bondage ka na. And then, only the power and the anointing from God can break and set you free from any bondages. Karon mga kaisyonan, labot man ang tatna sa mga pag-ampo. Praise the Lord. Ato kining kanon. Mag-ampo ta alang sa inyong kagawasan igsoon. No? Panalanginan ka sa Diyos. Ha? Ako lang ang encourage nyo. Basahan lang ang Biblia. Makahatag ng kagawasan nyo. Makahatag ng kahumpay sa inyong kinabili. Maghatag lang ng kanino. No? Maghatag na. Kailangan palalangin hindi ka rin sa Ginoo. Lagdak sa ng Biblia, halag, basahan ng Biblia, kahit ka na makatabang na nino. Magambo ta. Mahal na balaan, dagang salamat na pinaagos sa lirawa ni Kristo Jesus. Makabatong binang Diyos o kagalasan ng mga batangon na daulipin sa kaalay. Pananangin ng Ginoo ang mga batangon, ang talan mga katawahan na luminaw, nagbihasol sa ilang tanglag, tungod sa mga katalpakan.
tagay kalinaw ang singkasin, o pasalua ang among mga kasalanan. Daghang salamat din ang Diyos, na ikaw ang Diyos, na among dialagaran, o disurundian sa among kinabuhi. Manungbuntaga, kinamang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. O amen. Praise God, higalang igsuhon ng manungbuntaga, ako nagahaturo na ang Diyos binagdihimo sa inyong kinabuhi. Tulog sa inyong mahimutanan o inadaghan salamat din mo sa inyong pagpangalangin ka lang ko. Surati ako ng siyang lang na diyon sa kapagpangalangin sa Diyos. Ha? O niya, praise God. Ha? Welcome na ko ang inyong text. Text lamang sa akong cellphone number 0919-819-7708. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw o ayaw kalimot. 9 o'clock magsunod ang panagtigong sa Trevor News Global Fellowship na matang sa Magdumsali, Sinunog, Building 4, Tugod Highway, Uliland City. Ang Diyos magpangalangin kami ng kanan. Kini si Pastor Rudy Esic, mag-alaman. God bless you. Bye-bye.